Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang nakaraang karanasang sinodo sa ating Archdiocese ng San Fernando ay nagbunga ng mas malaking sigasig at pagnanais mula sa ating kapwa na maging mas aktibo sa ating simbahan. Isa sa mga malalim na pananaw ng Archdiocese ang isang maging simbahang may malawakang pakikilahok, simbahan ng mga dukha, at isang evangelized at evangelizing church. Ang pagtatalaga ng Basic Ecclesial Communities o BEC na bahagi ng ating Archdiocese and Integrated Pastoral Plan ay isa sa mga regalong pinagkaloob sa atin ng Banal na Espiritu para sa samahan ng ating mga kapatid, nakapos at nakakalimutan. Ang mga BECs ay naipakilala noong ikalawang Konsilyo Batikano bilang isang konkretong pagsasakatuparan ng communitarian model ng simbahan. Noong 1990, ipinahayag ni Pope St. John Paul II sa kanyang apostolic exhortation, Ecclesia in Asia, ang kahalagahan ng BEC bilang isang mabisang paraan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa ating bansa, kinakailangan pang higit ang pagtataguyod ng BEC. Pinapakita ng datos na 20% lamang po sa mga Katoliko ang aktibo sa simbahan. Ito ay kahit na karamihan sa mga tao sa Pilipinas ay Katoliko. Sa ating lalawigang Pampanga, nasa 18.9% lamang ang tinatayang bilang ng mga Katoliko ang nagsisimba tuwing Linggo. Itong mga pag-aaral na isinagawa sa mga parokya ay nagpapakita ng pangailangan ng Archdiocese ng San Fernando na magtatag, magtaguyod, at magsulong ng mga BECs sa lahat ng parokya, institusyon, komisyon, at ahensya nito. Ano nga ba ang BEC? Ang salitang basic ay tumutukoy sa humigit kumulang 80% na hindi nakakasimba sa ating Archdiocese. Karamihan ay nasa laylayan at ang mga marginalized o naisasantabi. Ang isang BEC ay binubuo ng higit kumulang 10 katao mula sa isang kapitbahayan, karaniwang lugar ng trabaho, sektor, kapilya o ministeryo. Ito ay tinatawag na cell. Ang bawat cell ay tinuturing na isang simbahan na nakasentro sa Santissima Trinidad, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ay nagtitipon at nabubuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga sakramento, lalo na ang Eucharistia. Sila'y ginagabayan ng Church Magisterium at mga gawain ng simbahan. Sila'y kaisa at regular na pinaglilingkuran ng kanilang mga pari kasama ang mga pinunong laiko. Ito ang ecclesial part ng BEC. Ang community o pamayanan ng mga cell ay nagpapaunlad sa mga miyembro nito ng isang malakas na pagkikiramdam ng pagiging kabilang, responsibilidad sa isa't isa at sa mas malaking komunidad. Ang bawat miyembro ay nagpapalaganap ng mabuting balita sa isa't sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng buo at aktibong pakikilahok sa liturhiya. Ang mga miyembro ay lumalaki sa kaalaman, pangangalaga, pagpapagaling, pagpapatawad, pagmamahal sa isa't isa, at pagmamalasakit. Ang komunidad ay isa sa puso at isipan sa pagtataguyod ng integral na pagunlad, katarungan at kapayapaan, pagtatanggol sa ekolohikal na integridad, pagtataguyod ng pamayanan, pagpupursige ng programa sa paglutas ng kahirapan, pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, pangangalaga sa mga katutubo, at pagbibigay ng lakas sa kabataan. Sa pagtatapos ng Mayo 2025,
inihikayat ko ang lahat ng mga parokya sa Archdiocese ng San Fernando na magkaroon, may naitatag, at may nabuo na ng mga BEC Parish Core Groups. Gayun din ang Mother of Good Counsel Seminary, mga paaralang katoliko, dambana, at iba pang mga institusyong katoliko sa ating Archdiocese ay mayakma din ng BEC sa mga paraan na angkop o naangkop sa kani-kanilang mga institusyon at sitwasyon. Inaasahan ko po ang inyong pagkikilahok kasama ang panalangin sa bawat isa. At pagpalain po kayo na makapangyarihan Diyos ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.